Ito ang walong panaginip na sumisimbolo na ikaw ay malapit ng yumaman. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Bago ko ibahagi ang iba't ibang kahulugan ng panaginip, gusto kong ipaalala sa inyo ang videong ito ay para sa mga taong nagtitiwala lamang. Dahil ito ay tungkol sa gabay at sa mga taong nagkwento sa akin ng mga patotoong ito. Ang mga simbolo ng panaginip ay gabay lamang galing sa mga taong eksperto. Nasa sa ating mga kamay, pagmamahal sa kapwa, tiwala sa Diyos ang siyang magpapanatili ng ating kayamanan, hindi lamang sa ating financial, kundi sa ating espiritual na kalagayan. Mas mainam pa rin na maging mabuting tao, gawin ang lahat upang matupad ang mga pangarap, sipag at tiyaga upang makabangon sa hirap. Ang unang panaginip ay ang makita mong ang sarili mo na ikaw ay lumulutang o lumilipad. Halimbawa na lamang katulad ito na para bang ikaw ay lumulutang sa ulap. Halimbawa, maraming nagpapatotoo nito na ang lumulutang sa panaginip ay nangangahulugan na may darating na yaman sa iyo o sa miyembro ng iyong pamilya. Magiging magaan ang daloy ng pera, lalapitan ka ng mga opportunity tulad ng trabaho, promosyon, at magiging miyembro ka ng pinakamataas sa negosyo. O maaari ding magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. Ang pangalawa ay ang panaginip ng ginto. Kapag nakita mo ang ginto sa panaginip, ito ay tanda at nangangahulugan na uulanin ka ng sunod-sunod na blessing. Katulad na lamang ng mga panaginip ko tungkol sa ginto. Ako ay nanaginip nung mga nagdaang taon, nakita ko na ako ay nakatanggap ng limpak-limpak na ginto. Katulad ng pulseras, hikaw at iba pa. At pagkatapos ng isang taon, nakatanggap ako ng napakaraming blessing at magagandang balita. Talaga naman ang ginto ay napakaswerte. Para din sa mga may negosyo, mas lalo pang magiging maunlad ang nasimulang negosyo at dadami ang mga customer. At sa mga wala pang negosyo, ito na ang simula para magkaroon ng negosyo dahil sa panaginip na ginto. Ang pangatlo ay panaginip ng dumi. Kapag nakakita ka ng dumi sa panaginip, ito ay nangangahulugan na lalapitan ka ng swerte at blessings. Magkakaroon ka ng magandang pamumuhay. Matutupad mo ang iyong mga pangarap at magugulat ka na lamang dahil unti-unti mo nang makikita ang pagbabagong magaganap sa iyong buhay sa hinaharap. Talagang napakaswerte ng dumi sa panaginip dahil ito ay aking naging experience. Nakapanaginip ako ng dumi sa panaginip at halos magkasunod-sunod ito. At pagkalipas ng ilang taon ay inuulan ako ng pera at nagkaroon kami ng sarili naming negosyo. Ang pang-apat ay ang panaginip ng puting kabayo. Ang puting kabayo ay nangangahulugan na malapit mo nang matupad ang iyong mga kahilingan. Magpapadala ito sa iyo ng magandang balita na tiyak ikakagalak mo at makakapagbago ng iyong buhay. Ang puting kabayo din
ay sumisimbolo ng pag-asa, swerte at kabaitan. Ang panglima ay panaginip ng isda. Kapag ikaw ay nanaginip na nakahuli ka ng isda, ito ay swerte. Nangangahulugan ito o sumisimbolo ito na uulanin ka ng napakaraming swerte at biyaya. Magkakaroon ka ng napakaraming pera sa mga susunod na taon o buwan. Pati na rin sa miyembro ng iyong pamilya, makakatanggap sila ng magagandang balita. Talagang ang panaginip ng isda ay napakaswerte, lalong-lalo na kapag nahuli mo ito. Katulad na rin ng aking panaginip noon, nakapanaginip ako ng isda. Malaking isda ang aking nahuli at pagkalipas ng mga taon ay sunod-sunod na good news ang aking na-receive. Ang anim ay ang panaginip ng palaka. Kapag nakita mo ang palaka sa panaginip, ay tiyak malapit mo nang makita ang iyong mga pangarap. Magkakaroon ka ng masaganang buhay. Mabibili mo ang iyong mga hinahangad ng bagay tulad ng bahay, lote, kotse at iba pa. Maraming pera ang darating sa iyo kapag nakita mo ang palaka sa panaginip. Ang palaka ay sumisimbolo ng kaginhawahan, good luck, at ginagawa rin itong palamuti ng mga Tsino o pinaniniwalaan ito sa Chinese feng shui, good luck. Ang panaginip ng punong kahoy na punong-puno ng bunga. Nakakita ka na ba ng panaginip ng puno at ito ay punong-puno ng bunga o prutas? Kapag nakita mong ang punong kahoy na ito ay punong-puno ng bunga ng prutas, nangangahulugan na magkakaroon ka ng limpak-limpak na salapi sa darating na taon. Ang mga bunga ng puno ay nangangahulugan at nagpapahiwatig ng kasaganahan na paparating sa iyong buhay at pamilya. Maswerte din ito sa larangan ng karera sa trabaho at sa negosyo. Mapopromote ka sa iyong trabaho, tataas ang iyong posisyon. At kung ikaw rin ay may negosyo, dadami pa ang iyong mga customers. Ang pangwalo, panaginip na ikaw ay umaakyat sa napakataas na hagdan. Kapag nanaginip ka na ikaw ay umaakyat sa napakataas na hagdan, ito ay nagpapahiwatig na magiging matagumpay ka. Magiging matagumpay ka sa buhay, lalong-lalo na kung makaabot ka sa tuktok o dulo ng hagdan. Ito ay nangangahulugan na unti-unti mo nang maaabot ang iyong mga pangarap. Magbubunga lahat ng iyong mga pinagsikapan at pinaghirapan. At magugulat ka na lamang ay mangyayari ang mga hindi mo inaasahan. Isa na rin ako sa nanaginip ng hagdan. Inakyat ko ang napakataas na hagdan at pagkalipas ng mga taon ay nakatanggap ako ng napakaraming blessing.